good morning mga kaibigan. At ngayon po ay papunta na tayo sa bahay ni Nanay Asin. At po, ito na po yung pagkakataon na kumbaga nasa planning stage na tayo. Pag-uusapan namin kung paano may tatayo ang kanyang bahay. At pag-uusapan natin kung paano gagawin. As of now, 20,000 ang ating cash on hand. So, paplanuhin natin kung paano siya gagawin. Maybe ongoing project or antayin natin mabuo yung pera. So samahan niyo ako mga kaibigan patungo sa kanila at kasalukuyan nasa sasakyan ako. Maraming salamat. Naghahalo ang aking emosyon habang papunta ko sa bahay nila Nanay Arcil. Tuwa, excitement sapagkat nakikita ko ang katuparan ng kanilang munting hining. Magpaganon pa man, puno ako ng kaba sapagkat papano na lamang kung hanggang dito na lamang ang pundong kinakailangan. Ano kaya ang aking gagawin? Ngunit batid ko na nariyan lamang ang Diyos upang tugunan ang munting hiling ni Nanay Arcil na magkaroon ng bahay. So ayan po mga kaibigan, magandang umaga Luzon, Visayas at Mindanao at maging po sa ating mga kaibigang OFW. Sa araw na ito mga kaibigan, tayo po ay narito sa Samana. At pong aakyatin yung bundok upang marating po ang lugar na kinaroroonan ni Nanay Arcil. Kung inyo pong matatandaan, si Nanay Arcil ang sumulat sa ating page na kung saan bago matapos ang taon ay atin pong binigyan ng tulong para po naman mapasaya ang kanyang pamilya. Ang trabaho ni Nanay Arcil ay pangangalakal. Lunes hanggang Biyernes ay nasa Timog sila at doon sila nakatira para manguhan ng kalakal. Ang kanilang maiipon at kikitain ay siya nilang pagkain sa Sabado at Linggo pag-uwi nila rito. Sa pagkakataong ito, bago dumating noon ang panahon na nagkita kami, ay humiling siya ng isang kahilingan. Bahay ang gusto niyang mangyari. Suntok man sa buwan, subalit tulad ng sinasabi natin, hindi inaasahang pangyayari ay may nakakakita ng kanyang vlog na nagbigay ng ayuda. Sa ngayon, meron tayong 20,000 na hawak para sa kanilang pabahay. At ang sadya natin rito ay pag-usapan namin kung ano ang magandang plano rito. Ito ba ay ongoing o aantayin natin ang kabuuang kailangan malikom na pera upang maumpisahan ang kanyang pabahay. Ang pinakasigurado dito, mayroon na po tayong mapag-uumpisahan. Samahan niyo ako sa misyon na ito. Dito lang sa pabahay ni Nanay Arcil, magkakaroon kaya ng katuparan. So, ayan mga kapatid, ayan po yung daan papunta kila Nanay Arcil. Ang mukhang madali ano, pero mahirap. Dito tayo dadaan sa pinakamalapit. Ayan, so sinalubong ho tayo ni Nanay Arcil. Good morning ho. Kumusta naman po kayo? Okay naman po, sir. Hindi ba kayo na lumuwas, nangalakal? Noong pong nakaraan linggo po, tapos umuwi po kami ng araw ng Biyernes po. So kailan naman kayo babalik ulit? Sana po ngayon pong araw na to. Ngayong araw, okay. Opo. Baka mamayang gabi po, kaya bukas po ng umaga. So ito po yung daanan, papunta kila Nanay Arcil, mga kapatid. Bundok po ito. Oo. So dito natin na marami din tayo dito na tulungan, no? Kasi dito po nakatira si Nanay Utopia. Ayan. Nabigyan natin ng wheelchair. Nagbigay din tayo ng bigas dito sa mga naninirahan dito. Hindi pa pa, tingnan ko lang sa inyo. So, ito po yung akyatan. Ba't parang lumiwanag? Nasa gitna ng kayat. Ano to, sinimento na? Opo. Ha? Kailan ba? Tagal-tagal na rin po eh. Parang hindi ko napansin to ah. Sinimento na po yun.
So ito yung bahay nila. Ayan o. Kung mapapansin niyo mga kapatid, pinagtagpong-tagpong luna. Baksak ko nga yung kahapon eh. Oo. Punong buko. Paano nga, buksan pasukin natin. So ito. Ito yung bahay nila mga kapatid. Tignan nyo lang. Ayan. Sinapuntahan ko na. Kahit tibag para sa mag-estimate. So pag ano, umulan, tumutulang, may paso. Opo. May nagbagya po sa amin ng atin. So kapatid ko po. Bale, ito po ang ganyan. Saan po ang hangganan nito? Hanggang dun po ba? Sa labas po. Pag hanggang dun po sa dulo na yun. Okay. So ayan po yung bahay nila. May bong kawain kasi yung pangbigas din. Ano ito binibili ninyo? Okay. Binibenta? Binibili pa po na. Pero may pangbigas din kami. Kasi kapon kami. Okay. Ano po namin, sa pinakatulugan po namin, maayos po yun. Nung hindi po kami binabaha po, sir. Nababaha ba dito ang tubig? Nanggagaling po ba sa may kanal po nila doon? Ah, itong pupunta ano? Po dito sa amin. Pag sobrang lakas po, talaga pong pumapasok po sa loob ng bahay namin. So, more or less, gagawa tayo ng ganyan, no? Oh, yun 1, 2, 3, 4, 5. Para hindi po siya... 5 kaya taas na... Hollow blocks po. Hollow blocks, no? Ilan naman kaya ang baon yan sa ilalim? Bali, nakabaon po dyan, isa po. Okay. Isa po. Ang tanong ko rito, yung looting ito, isa inyo na? Sa amin na po. Sa inyo na to? Ito po yung nabili namin. Nabili ho ninyo? Opo. So, kung papatayuan to, anong proseso at anong gagawin? Bali, una po, hingi po ako ng permit sa barangay po. Sabihin ko po na ipapayos ko po yung bahay. Light materials lang pong para po mapayagan po ba. Light materials lang pong sasabihin ko. Kasi payag naman po sila ng mga hollow blocks. Yung para lang po hindi pasokan yung tubig. Bahay po ng tubig. Yung pong yan. So siguro ang harap ng pintuan ninyo papunta rito, no? Opo. Kasi pangit naman pagpaharap doon. Sabi daw, paharap sa amin, bawal doon. Pangit daw yun, pagpaharap doon sa... palubog ang araw dito. Dapat sa sinisikatan or patagilid. Na pumasok sila ngayon, may extra. Kasi kailangan natin. Apo. Ang kailangan ko sana malaman kung ano yung kailangan kami mag-usap. Pangalawa, isa din sa kailangan i-consider natin dito. Yung ano, yung hauling ng material. Saan galing ang material? Saan bibilhin? Bali, may mga hardware po dito na malapit. Nakakapasok ba hanggang dito? Opo, dyan po. Paparaan po dito sa may shortcut po. Oo, makakaraan. Opo, makakaangat po. Kung sakali yung material pag hauling, may ano ba yun? May itutulong na sa inyo? Or para hindi na natin madagdagan ng labor cost. Kasi limita. Sa ngayon kasi, para alam nila, no? Meron na tayong cash na 20,000. Apo. Kung gusto natin magpagawa ng bahay, pwede na. Oo, magpapagawa tayo ng bahay, pero hindi ganun. Ibig sabihin, apo, yung papagawa natin ng bahay, katulad ng pinagawa ko doon kila Nanay Marisa, apo, walang ano yun, walang tawag dito, hindi tayo makakagawa ng hollow block sa ilalim. Ano lang yun, tas walang flooring yun. Kaya malakas ang loob ko kung 20 start tayo. Pero gusto ko naman sa sitwasyon ninyo, tulad ng sinabi mo, yung kahit papaano matulad dito sa itong kanila, di ba, na may flooring, hollow blocks, tapos ano na yung itaas. Kahit papaano safe na kayo matulog, di ba? So ang ano ko nga plano, kailangan natin makalikom ng at least 50,000, no, para at least flooring na yan. Kasama na yung mga iba pang mga kakailangan natin pundo. So, pag may 50,000 tayo, I'm very sure makakagawa na tayo ng bahay mo. Yung, ang ano naman po sir, ayun na po yung sa tulugan po na yun. Oo. Ayun po, para yung sa gilid po na yun, mais kayo dalawang hollow blocks po muna para hindi lang po pumasok yung tubig po. Ngayon, ang isa ko kasi sa katanungan ko, ano ho ang pwedeng mangyari?
umpisahan natin ang bahay mo ongoing, o pwede ring itabi muna natin yung pundo. Total, nasa akin lang yon. At least i-update lang natin yung mga sponsor hanggang sa mapuno natin yung 50,000. Patuloy tayong mananawagan. Or kung hindi man naabot din ng 50,000, pag malapit-lapit na, pwede na tayong mag-umpisa para diretso ang trabaho. Kayo po ang papadesisyonin ko noon. Kung ano po sir, total magtatagulan na rin naman po sir. Yung sa halaga na po, mapaayos ko lang po yung sabubungan para hindi po na kami pasukin ng ano. Paano kung mabitin tayo? Ano po sir, kahit yung sa tulugan lang po ngayong tag-ulan at maka ano po kami. Sa tulugan? Opo, ngayon yun pong higaan po, maayos-ayos po na hindi po kami papasukin at makapag-poste so, po. So kailangan ko ng ano, kailangan ko makausap yung tao kasi una, kung gagawa tayo, ang iniisip ko, kung gagawa tayo doon sa 20 at hindi, ito siya ba yung ano? Hindi po, pero nagko-construction po sa mga nag-ano. So kung gagawa tayo ng 20 at hindi mabubuo, at least wala tayong sisihan. Opo. Yun ang ano ko ha, kasi ayaw kong ano eh, baka mamaya sabihin hindi natapos. So open ako. Ang hawak nating pera ngayon, 20,000. Opo. Kung uumpisahan natin at hindi matapos yan, so sayo. Pero kung makakapag-antay sana tayo, kahit isang buwan pang pag-aantay, at least, baka mamaya may makapagdagdag ng magdagdag naman. So kahit siguro mga 30 to 40, maka-start na tayo para diretso. Pero ang ano po talaga sana sir, sa higaan. Pero kung ano po tayo, makaipon pa po sa loob ng ganun. Payag naman po ko sir. Manawagan ka para maano pa rin natin. So siguro mga kapatid, ito po si Nanay Arcel. So siguro manawagan ka na ni Arcel para madagdagan pa natin. Ako po si Nanay Arcel, isa pong mga ngalakad na minsan po ay humiling po na nawalan po paayos po ang aking tahanan. Sana po sa lahat po na may magandang puso at kalooban po, tulungan niyo po ako na mapaayos po ang bahay ko po, yung kubo po. Magkaroon po ng magandang tulugan, maayos na tahanan po ang mga anak ko po. Ayun po sa. So ayun po mga kaibigan, sa ngayon po ay pinuntahan natin uli ang bahay ni Nanay Arcel. Nakita na naman ang sitwasyon niya. At sa pagkakataong ito, sa mga oras na ito mga kapatid, mayroon na po tayong 20,000 na hawak na pera. Pero yan po yung aming pag-uusap. Kung uumpisahan ko po ang bahay niya sa halagang 20,000, kakaltasin pa po natin yung labor doon. Ang kinakatakot ko, baka hindi po mabuo. So, napag-usapan namin na kahit isang buwang palugit. At sa pagkakataong ito mga kapatid, sana masamahan niyo ako para sa pangarap ni Nanay Arcel. Sa buwan ng Abril, iyan po ang taon ng birthday ko. Ito ho sana ang aking iriregalo sa kanila. Hindi ko man po alam kung paano ito mabubuo, pero nagpasalamat ako kasi sa ngayon po ay meron na po tayong butihing mga kaibigan na tumugon. Kung kaya po, meron na tayong 20,000 na cash on hand. Dalangin ko po na sana mabuo natin ang bahay. Actually, ang kailangan ho namin ay 40 hanggang 50,000. Masisiguro na ho natin na mayroon na po silang bahay. Kailangan ho kasi ng flooring at saka half body ito na concrete plus yung itaso ay marin na po. So sana po mga kaibigan, mga kapatid, Nanay Arcel, sana po sa pagkakataong ito, maiparamdam ho natin sa kanila ang kahulugan ng bahay. Base po sa inyong nakikita, ito po ang kanilang tahanan. Subali sa ngayon, bumabalik pa rin kayo sa Timog. Opo, nangangalakal pa rin po. Nangangalakal pa rin kayo. Sinong naiiwan dito pag nangangalakal kayo? Wala pong naiiwan. Kasama ko po yung mga anak ko dito, sir. So kung mag-uumpisa tayo, kailangan lang natin kumuha ng isang magaling na tao noon, siyang pinaka-foreman, sasahuran natin. Tapos yung asawa mo, tutulong na rin doon. Opo, sir. Tutulong po siya sa paggawa nyo. Okay, so ang gagawin natin, antayin natin hanggang sa sunod na buwan. Okay lang ba sa'yo? Ayos lang po, sir. Pero sa sunod na buwan, ano naman kung ano na po ang mangyari at ano pa po ang mabuo, doon na tayo mag-umpisa. Para dire-diretso ang trabaho natin.
Opo. Okay po sa inyo yan. Ayos lang po sa akin. Ang pinaka, ano dito, ang pinaka kasiguruhan dito, at least meron tayong maumpisa. Now, kung pagdating ng isang buwan, hindi siya mabago, ibig sabihin, walang tumugon, at yan na po yung pera natin na mabubuo. So, yan po yung ano, paplanuhan natin kung paano. Okay. Ha? Ang pinakamahalaga, magawa yung pader na pangsangga sa tubig, tapos may bubong kayo, hindi man siya mabuo kung sakali, dahil doon sa puhuna, doon sa pundo natin. Pero at least, yung sitwasyon ninyo, mabago man lang ng konti. Opo, maliwanag sir. Po yun. Opo, magandang. So, mga kaibigan, sinadya ko sila para din po sa ating sponsor, no? Hindi ko muna papangalanan ang sponsor ngayon. At least, alam mo kung sino ka, kung sino kayo. So, pag nabuo na po, lahat po ng tutulong ay bibigyan natin ng pagkakataon na mabigyan naman ng mapangalanan sila. Batid ko na marami ang tutugon. Ito po naman ay hindi para sa akin. Subalit ramdam ko ang nakatira sa ganito. Minsan pa maiparamdam natin sa kanila ang salitang pagbabago. Na kahit papano, yung kanilang tirahan ay hindi na po iniisip. Pero makakaasa naman po kayo na maasahan naman po namin, Nani Arcel, na papahalagahan ninyo kung ano mang mayroon kaming ibibigay. Opo, sir. Malaking tulong po nga may ibibigay niyo sa bahay po namin ang paayos. Isa pong malaking salamat po yun. Samahan niyo ako sa dasal, ha? Opo. Samahan niyo ako sa dalangin. Manalangin ka, mananalangin ako. Patulad ng sinasabi ko sa iyo. At nang sa gayon ay marinig ng mga tao, ng ating mga followers, ang ating panawagan. Sa muli, mga kaibigan, ito po ay lakas loob ko na pong ginagawa pagkat hindi ko naman po makakaya. Pero nagpapasalamat na po ako sapagkat sa ngayon ay meron na po tayong initial na 20,000 na hawak para pang umpisa. Naway madagdagan pa. Okay. So ito si Tatay. Tay, halika, Tay. Sama. Okay. Tay. Ano hong pakiramdam mo ngayon na at least kahit papaano nagkakaroon na ng kaliwanagan ng pangarap saban, po ninyo. Saban saya po, para sa mga anak ko, na ano po ako para maging maayos din ang nila. Okay, inuulit ko, paliwanag tayo, wala ka kasi kang ina rito. Sa oras na ito, sa ngayon, sa oras na ito, nasa 20,000 na po ang ating hawak na pera para po sa pabahay ninyo. Okay. Ano po? Pero sabi ko kay Nay Arcel, magantay tayo ng isang buwan para kung sakaling may mabuo pa, para pag naumpisahan natin, tuloy-tuloy na. Okay? Kung saan abutin ang ating perang nalikom at kung saan abutin ang bahay po ninyo. No? Opo. Oo. So, kukuha lang tayo ng tao na magdidisenyo kung paano at tutulong naman po kayo. Opo. Ha? Okay. So, dasal lang tayo, Tay, ha? Dasal lang po tayo para at least sa kahit papaano ay may isakatuparan natin itong muntihiling. Mga kapatid, hindi ko makakaya po ang mga bagay nito kung wala ako kayo. Pero sa ngayon po ay nagpapasalamat ako sa sinumang taong tutugon para po sa pangarap ng mag-asawa pong ito. Marami pong salamat sa inyo, mga kapatid. Ang Diyos na po ang bahalang magbalik sa inyo ng siksikliglig at nag-uupapaw na biyaya sa lahat ng makakarinig. Inuulit ko sa ngayon po, salamat po sa tumugon. 20,000 na po ang ating pera at i-update ko po kayo araw-araw sa tuwing pong may madadagdag sa ating pera. Maraming salamat.
So, ayan po mga kaibigan, ngayon po si Kuya, anong pangalan Kuya? Jun po, Jun. Si Kuya Jun ho ay isa hong expert, no? Nagtatrabaho din siya sa paggawa ng mga bahay. Buti naman, napakiusapan natin. So, ang gagawin ngayon ni Kuya Jun, ang task niya ngayon, base sa pag-uusap namin, sinukat na ho niya ito, gagawan niya ako ng drawing. Kakarga ho doon para magkaroon tayo ng cost estimate kung paano. But ang dalangin ho natin mga kapatid na sana pag-uusap natin, mabuo yung, kahit yung bahayan lang, yung bahayan, yung mga sidings nito, bahala na sila. Pinaka-importante yung loob ng bahayan. Yun, ang dalangin natin sana matugunan na ang budget ho natin dito na kinakailangan ay kailangan ho namin ng mga more or less 50,000 para mabuo po yung bahay. Tama ko yun, no? Okay. Ang isa ho sa pinaka-challenge kasi dito, yung howling. Kasi nakita nyo naman bundok, yung pagdadala rito. And then, ang magtatrabaho po, mayroon po siyang labor cost. Hindi po siya libre. So, magtatrabaho po, kaya babayaran po natin yung labor. At dapat lang, pag nag-start na tayo, nandiyan na lahat ng mga material para naman hindi tayo mabitin. So, again, salamat po. At kahit pa paano, malakas po ang loob natin na gawin ito kasi meron na po tayong 20,000 na kasunod. Hopefully, atin pong panalangin na madagdagan pa for the next month, makapag-umpisa na po tayo. At nakita nyo naman noon yung bahay ni Nanay Arcel. Ano po sila? Kumbaga, hindi naman po tayo malulugi kung tulungan po natin sila kasi talagang kailangan nila ng tahanan. Sa muli po ako sa Taong Gala, mga kapatid. Maraming salamat po. Minsan pa mga kaibigan, masarap magpasaya ng mga taong katulad nila na higit na nangangailangan. Suntok man sa buwan kung paano namin maumpisahan, pero nakakita na tayo ng pag-asa sapagkat may initial na tayong funding. Sana lang sa darating na mga araw ay may magbukas pang pintuan para higit na makompleto at madagdagan ang ating kailangang pundo para sa kanila. Naway dalangin ko may sa katuparan ang kanilang munting hiling magkaroon ng isang bahay.